Part 2 po. God bless us all po. Part 2 po ng Season 20, What is Written Truly Happened. To God be the glory po. Kumusta po kayong lahat? Sana po lahat ng makakakita ng bawat part ng Season 20 ko na to eh. Sana po mahatidan ko kayo ng maliit na life coach, motivation, at karagdagan, konting karagdagan ng pagmamahal at pagtitiwala natin sa dakilang Diyos na, may, na nagmamayari ng langit at lupa at ng lahat ng nandito. Lalong-lalo na po yung buhay na pinapahiram sa bawat isa sa atin. Amen. God bless us all po ulit. Sana po eh, patuloy-tuloy pa rin po tayong kumakapit sa kung anong sukat ng faith na ipinapahiram na rin sa atin na ating creator. Nasa atin na lang po yan guys kung paano natin gagamitin yung faith natin. Kasi may mga tao po talaga sa huling generation, kahit po nung unang panahon pa, nung unang siglo pa, na sinasabi nilang may faith sila pero hindi makikita sa kung anong pamumuhay meron sila. Kasi marami pong taong mapagtanggap. Marami pong taong hindi matanggap kung anong sitwasyon ng buhay nila. Kaya nga po ang tao eh nalulubog sa kasalanan eh. Sa paglubog po ng tao sa kasalanan guys, ito po real talk muna. I-imply ko na po. Ang content ko po na to na Season 20, kagaya po nung sinabi kong last words ko po dun sa Season 19 ko. Eh, ito pong Season 20 ko, tungkol po ito sa mga karakteristik ng isang tunay na believers ng ating Creator, tsaka yung pong mga facts tungkol sa Hell. Isusunod ko po dito sa season na to yung ano, yung baka po ulitin ko yung tungkol kay ano, kay Joseph the Dreamer, kasi napakarami pong motivation nung buhay ni Joseph the Dreamer, na isa po siya sa anak ni Jacob. So, ano po guys, konting motivation, konting POV at real talk lang po muna. Isang life advice lang po. People don't always like you and they are not always happy for you. And if you are surrounded with people who are not accustomed to your success, they become fearful, they become scared because you are reflecting back something to them that they don't recognize. They gonna say, who do you think you are? Because they will never be happy for what you've got. Because those kind of people are only jealous. Because what you got and what's your success that you are enjoying is not in their life. So parang ano po, parang ibig sabihin po, ang tao po kasi, madalas po kasi ang tao nagkukunwari lang kapag galwa, kahit kamag-anak mo, kaibigan mo, o mga katropa mo, mga relatives mo, minsan po magkukunwari ang mga yang masaya kung anong narating mo. Pero sa totoo lang, punong-puno po sila ng inggit. Hindi po nila nakikita na sila successful din. Kasi nga po, a lot of people in this generation, at kahit nung unang siglo pa, wala pong contentment. Kasi ang tao pong may contentment, ano po yan eh, happy po yan eh. Happy po yan kahit kanino, happy siya sa buhay niya, happy siya sa kung anong achievement ng anak niya. Kasi napakapangit po nung laging hahanapin natin yung wala tayo. Ngayon, kung halimbawa marami tayong pinapangarap, gusto nating dumami yung success natin, dapat po pagsisikapan natin yan. Kasi nga po, meron po kasing isang foreigner na nagsalita na hindi ka daw, dapat daw maghihintay ka na may tutulong sa'yo na para maging successful ka. Na sinasabi niya na kasi sa billionaire siya eh, mayaman siya eh, Black American po to, sikat na po itong celebrity. Ayoko na lang pong i-mention yung pangalan niya, pero well-known po siya all over globally po. Well-known tong taong to. Kaso ang salita niya po, ano po yan, ginawan ko po yan ng content eh. Sabi niya po kasi, if you are sitting around and waiting for someone or something to happen in your life, di ka talaga magiging successful. Mali po yun. Pagtuligsa po yun sa isang human being. Kasi lahat po tayo, sa madaling salita, lahat po ng tao naman talaga, minsan tinatamad lang eh. Pero minsan nga po, wala kang ginagawa, nagiging successful ka eh.
Kasi ang tao po talaga, karamihan po talaga, totoo po yung swerte, totoo po yung luck. Hindi po lahat talaga ng nagsisikap ay umayaman. Hindi po lahat ng pinamamanahan ay napapalago niya yung minana niya. Kasi ano po yan, case to case po yan. Kaya niya po nasasabi yun, kasi mayamang ka, bilyonarya ka. Nagkataon, sinwerte ka sa ginawa mo sa buhay mo. Kasi may taong sikap ng sikap, pero hanggang dun lang siya. Kasi niloob po ng Panginoon na maging hanggang dun ka lang. Meron nga pong sikat na artista eh. Tapos papasok sa politika eh, namatay eh. Binawian ng buhay kasi gustong pumasok sa politika. Meron naman pong sikat na tapos pumasok sa politika. Sinwerte pa, nagkaroon ng pwesto sa politika. Ganun po kasi yun guys. Ang life po kasi eh, hindi pantay-pantay, hindi pare-pareho ng lakang tao. Meron pong sikap ng sikap pero hindi talaga niya marating yung step 10 ng kanyang ng success niya. Kasi hanggang step 5 lang siya. Meron naman pong simpleng-simple lang ang buhay. Biglang nagpinamanahan ng milyon-milyon na pera. Meron naman pong talagang tinry na niyang lahat, sinikap na niyang lahat, ginawa na niyang lahat, pero hindi pa rin siya naging successful. Eh dapat pagka ganun, pagod ka na, huminto ka na. Ibig sabihin, makontento ka na kung ano yung meron ka, kung ano yung narating mo. Meron naman pong, minsan maliit na bagay lang, kaiinggitan ka na. Minsan ka mag-anak mo, pakatabi mo pa. Minsan ganun eh, minsan pinsan mo, kapatid mo. Minsan nga, magkapatid, nag-iinggitan. Minsan magpinsan. Kasi kasama na po yan sa buhay dito sa mundong to. Nangyari na rin po yan, siglo by siglo. Kaya nga po, what is written, truly happen eh. Kasi ang motivation po talaga ng bawat content ko, guys, ito po talaga real talk to. Gusto ko po talagang bawat napapanood ko talagang content o nababasa ko, lagyan ko talaga ng what is written, truly happen. Kasi which is yun po ang nangyayari. Kagaya po nung namatay na, 1 year ago, 2 years ago, na 1 billionaire lalaki. Nag-iwan po siya ng 7 billion na pera na halos magkamatay yung mga kamag-anak niya sa paghahati. Kasi nag-iwan po siya ng last will and testament niya. Tapos may sinabi po siya sa dulo ng last will and testament niya. Napanood ko po ito sa isang platform eh. Na totoong nangyari po ito. Ewan ko kung 17 billion ang iniwan niya na US dollar o 7 billion lang. Pero napakalaking pera po ng billion dollar eh. 1 million dollar nga po ang laking halaga na kung i-convert mo sa pesos eh. Kasi ang tao po kasi guys, ano po yung ginawan ko po yan ng content na POV Life Lesson. Nasa baba na po ng mga content ko eh. Kung gusto niyo pong hanapin, nasa inyo po yun. Kasi sabi po nung mayaman na to, being a billionaire is sometimes a very regretful event of your life. Kasi siya po, pagkakayaman niya po, pero yung billion-billion niya pong pera, hindi po siya napagaling. Yun po yung iniwan niyang malaking question mark sa kanyang last will testament na parang ginawan po ng nag-iwan din po ng magandang video yung kanyang kamag-anak, nagmalasakit para po itawid na may makakitang mga tao na maging ito'y moral lesson. Kasi ewan ko kung uncle niya to o kamag-anak niya to, kasi may gumawa po nung video nung matandang yun eh, na kamag-anak niya na napanood ko po. Sabi po niya eh, all things on earth are going to be useless. Kasi kahit anong dami ng pera mo, kahit anong magagaling pang doktor, pag ayaw na po ng creator natin, bigyan ka pa ng buhay, eh hindi ka mapapagaling ng billion-billion mong pera. Ganun po kasi yan eh, life is full of mysteries guys. Kasi nga po, yun po yung binitawang salita ng Panginoon. Maniwaga po ang mga bagay-bagay na hindi kayang arukin ng tao na kahit anong talino pa niya. Eh, yung pinakamatalinong tao nga pong nabuhay according sa Holy Scripture, si Solomon eh. Ano pong mangyayari? Naging hari, pero namatay din. Kasi nga po, ganun po. Talagang lahat po ng nilalang, kahit animals, eh may limit. Kasi nga po, creation lang tayo eh. Dapat po, magiging contento ang isang human being. Eh, pagka po walang kakontentuhan eh, hindi ka po magiging happy. Sundan nyo pa po guys, thank you po for watching. God bless us all po, and thank you so much po talaga. To God be the glory po. Lagi po nating isa puso na ang bawat ginagawa at iniisip natin ay mag-glorified po natin ang ating Creator. Kasi may blessing po yan. Thank you po. And sundan nyo pa po. Maraming salamat po. Never ever lose your faith po. Amen.